batas kay Duterte kasi yung mga adik, wala. Kung lalaban siya, ipuboto ko ulit. Ilocana ako. Hindi ko iiwan si Marcos, pero anong nangyari ngayon? Wala. Naku, yari-yariho itong si Marcos, ha? At tayo ay naniniwala, yung mga Ilocano, magkakapareso yan ng sentimiento. Hindi naman lahat, pero majority ka sa kanila kasi... Malamang sa malamang ho mga kababayan, majority ho ng mga Ilocano, eh ganyan ho ang sentimiento nila dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Hindi ho talaga maitatago ang katotohanan na noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, eh tumahimik ho ang ating bansa. At yan ho ang inaasahan ng bumoto dito kay Marcos Jr. Kaya naman, Mr. President, magpa-hair follicle test na ho kayo. Pero bago natin pag-usapan yung mga maiinit na kaganapan na yan dyan sa House of Representatives at itong napakalupit na nangyari na to sa isang estudyante. No? Talagang iba na ho yung mga panahon ngayon. Kaya kung meron ho kayong anak, babae, lalaki, ingatan nyo ho mga kababayan dahil naghihintay lang ho yung bata na yan sa waiting shed. Tapos linapitan ho siya ng malamang sa malamang adik ho yan. Hindi naman ho yan gagawin ng nasa matinong kaisipan yung mga ganyang klaseng bagay. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga, no? Shoutout ho dito kay Inday Chinita. Ha? Ma'am Inday Chinita, shoutout ho. Maraming salamat ho sa pagpapaulay doon sa ating huling video. Ayun na nga mga kababayan, no? Unahin na ho muna natin itong si Nanay. Tapos punta ho tayo dyan sa mga kaganapan na yan sa House of Representatives. Heto ho. Ay, Duterte, kasi nung panahon niya na presidente po siya ng Pilipinas ay hindi po ano, nahinto po yung ano, yung yung droga natin. Medyo na- Yun ho ang bagay na hindi ho nila pwedeng tanggalin sa Duterte administration. Gamitin na nila lahat ng maduduming taktika. Aratangan na nila ng kung ano-ano ang nagdaang administrasyon. Pero hindi ho nila makukuha dito sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong mga panahon na yon, eh safe hong naglalakad sa karsada ang ating mga kababayan. Tuloy ho. Nabawasan po. Ay, sa ngayon po kasi wala na siya. Naku. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Oh, see? Yan ho eh mga ordinaryong Pilipino ho yung mga yan. Hindi ho yan mga politiko. Hindi ho yan nagpapabibo dyan sa tuwad.com. Ah, wala hong interest na itinutulak yung mga individual na kagaya nitong si Madam. Yun lang hong personal, kumbaga yung kung anong kung saan sila magiging safe, ika nga. Yun lang ho ang pakialam ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na yan. Pero ho, yung mga nag-iingay dyan sa Senado at House of Representatives na kesyo, yung mga na-violate daw, may EJK daw, pamumuliti ka ho yun mga kababayan. Pero kung tatanungin ho natin yung ating mga ordinaryong kababayan, eh masaya ho sila sa naging pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo ano, opo, tsaka ano, madami nga nangyayari na may mga nagagahasa, di ba? Kaya kay Duterte ako. Ako rin naman, Madam, kay Duterte din ho ako. No? Since 2016, kay Duterte ho tayo. No? Kahit na nung natigil ho tayong mag-vlog, kay Duterte pa rin ho tayo. No? Medyo nagpahinga ho tayo sa pagbagawa ng reaction video, kay Duterte pa rin ho tayo. Hindi ho tayo nagpapabala-bala ito. Kabal na ba kumpara sa Duterte administration na talaga very strict sila about sa drugs. Naku po, ayan ang nga po sinasabi natin. Mas... Ito ho ha, ito, pakinggan nyo ho itong mga kababayan. Talagang yung panahon ni Tatay Digong, napaka-strict ho pagdating sa issue ng ipinagbabawal na pulburon. Pero dito sa administration na to, siguro sabi ng mga bangag, eh okay lang yan. Yung presidente nga natin, ayaw magpa-hair follicle test. Ligtas kay Duterte kasi yung mga adik, wala. Kung lalaban siya, ipuboto ko ulit. Ilocana ako. Hindi ko iiwan si Marcos, pero anong nangyari ngayon? Wala. Naku, yari-yariho itong si Marcos, ha? At tayo ay naniniwala, yung mga Ilocano, magkakapareso yan ng sentimiento. Hindi naman lahat, pero majority ka sa kanila. Kasi kahit nasabihin mo ito si Tatay Digong, taga Mindanao yan. Napamahal ho yan sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi lang sa mga DDS, hindi lang sa mga taga Davao, hindi lang sa mga sumuporta sa kanya nung panahon ng election. Pati ho yung mga galit sa kanya na hindi bumoto sa kanya nung nakita ho nila yung naging resulta ng pamumuno nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Eh napamahal ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang katotohanan. Sila-sila nag-aaway-away. Dapat ipakita nila sa amin na
walang away. Sa kabuuan, kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun. Kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokos tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikitang visible lalo na si President. Naku, akala siguro nitong mga tao dyan sa Malacanang, magpakita lang sila sa media, gawin lang, magpakita lang sila, yung tipong magsalita lang sila pagka merong kalamidad. Okay na dun, okay na yung mga Pilipino sa mga ganong klaseng style nila sa pamumuno nila sa ating bansa. Hindi ho, binabantayan ho kayo ng sambay ng Pilipino. Tinitingnan ho nila bawat galaw nyo. Ay, hindi ho yung okay na yan, yung nagbigay kayo ng mga yero at mga kung ano-anong construction material. Oo, hindi ho pwede yan, no? Kasi, una sa lahat, hindi naman ho sasapitin yan. Oo, lulubog yung mga bahay, pero yung mga casualties, nabawasan. Kung merong tamang abiso, tamang koordinasyon itong mga nasa national government sa mga local, no, yung mga local chief executive, no, kung talagang nakipag-coordinate, pinaghandaan ng maayos, hindi ho siguro ganyang kalala ang sinapit natin dyan sa Bagyong Christine. Tuloy ho natin. Verde, marami nagbago. Kahit ako, isa na sa nagbago. Kung pagkukumpara natin sa tatay, syempre ito sa tatay ni Marcos, pero sa ngayon, parang nakikita ko, hindi naman, wala nangyayari. Yun ho talaga mga kababayan, wala hong nangyayari kahit sinong tanongin natin sa karsada. Yun ho, magkakaparehas ho ng sentimiento yung ating mga kababayan. Na dito sa administrasyon na to, imantakan nyo yun, okay, wag ka nang, wala ka nang alam gawin. Magbangag ka na lang. Ang gagawin mo na lang, sir, itutuloy mo na lang yung naumpisahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa rin ho niya maituloy. Bagkus, majority dun sa mga flagship project nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinigil pa ho nitong bangag na presidente na to. Isa pa ho yun sa kinakasakit ng ating loob, no? Yung mga proyekto na dapat sana maghahatid ng ginhawa sa ating mga kababayan, itinigil ho dito sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil lamang ho sa pamumulitika. Eto, kaya Mr. Real Talker tayo, ibang klase nang yayari ngayong mga panahon na to. Mag-ingat-ingat ho kayo mga kababayan. Eto. Sugatan ay isang babae, 12 anyos. Grabe naman yan, no? Black City matapos pagsasaksakin. Oh, ibang klase na ho talaga yung panahon ngayon. Isang hold-upper. Mantakin nyo, talagang nakaupo lang ang bata. Wala na hong pinipili itong mga kriminal. Sakuha ng CCTV sa barangay San Vicente. Anak na to. Ibang klase ho talaga itong mga ano na to. Itong mga masasamang loob na to. Ito, shoutout to dito kay Senator Risa Ontiveros. At dito kay Dan Fernandez. At dito kay Robert H. Barbers. Ito ho yung mga pinoprotektahan nyo. Imbis na protektahan nyo. Imbis na protektahan nyo ho itong... Itong ali na to, itong bata na to na nakaupo, naghihintay lamang ng kanyang sundo o masasakyan pa uwi ng kanilang bahay, naabutan pa ho siya nitong walang yang hold up. Na to. Abalos! Sudyante, oh. Nasa waiting shed. Nangyari dyan. Kinabihan siya. Grabe naman ho yan mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba, ang ginagawa nyong pagbakbak sa mga Duterte na yan, matutulungan yung mga kabataan na to na pauwi na lang pagkatapos ng eskwela nila, tapos maaabutan pa sila ng mga bangag na yan. Sigurado mga kababayan, kung nasa matinong kaisipan kayo, hindi nyo naman gagawin yan. No? Pagka nasa matinong kaisipan ka, kahit na gano'n pa katindi ang problema mo, hindi nyo humaiisip na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen. Maliban na lang kung bangag kayo. Pagka bangag ko talaga, wala akong iniisip yan. Kumbaga, ang focus lang yan, yung bisyo niya. Yun lang yung goal niya. Pag-gising niya ng umaga, kung ang vision niya ay magdurog, yun lang ho ang ipo-focus niya. Maghahanap siya ng pera para maisagawa yung kanyang ano, yung kanyang plano na yun sa loob ng isang araw, dapat makabatak siya. Ganyan ho yung mga addict. Na isang lalaki at sinaksak gamit ang screwdriver. Inagaw ng holdover ang cellphone ng biktima at tumakas. Para lang ho sa cellphone, ha, tinangka hong gurgurin itong mama na to yung bata. Akin anak yon, doon ganun ginawa. Naku, naku. Natuntun ang suspect sa tulong ng CCTV at isang concern. Yung tipong okay lang naman ako eh. Yung kung halimbawa sa inyo mangyari sa magulang, kaya mong tiisin eh. Yung tipong okay lang yan, basta wag lang yung anak mo. Pero pagka anak na ho kasi usapan, tipong makikipagbalagbagan ka na, higa nga, di ba? Citizen. Kinilabutan ako mga lods, grabe. Mga lods? Mga bata, kabataan, hindi na safe. Horizonte Veros, ano na?
Ang mga galamay mo ng mga kriminal. Naglipa na na! Oh, abalos! Di ba sabi mo, galit sa kriminal! Oh, abalos! Bakit nagsilabasa ng mga kriminal, abalos? Magsasabi na naman ang ibang mga loyalista, kasalanan ba yan ang presidente? Bobo! Siyempre, nasasakupan tayo ng presidente. Anong ginagawa ng presidente at ng gobyerno na to para maging safe ang kapaligiran natin? Imaginein mo, studyante, walang kamuwang-muwang, pinagsasaksak sa kalsada mismo. Bakit? Diba? Bakit? Wala o, no? Kahit tayo sa buong sambayanan frustrated na ho sa mga ganyang klaseng kaganapan. Kaya kung itong si Marcos Jr., hindi niyo ho talaga kayang maging presidente, okay lang naman ho, hindi naman ho kami magagalit. Magpa-rehab ho muna kayo. No? Magpa-pasok ho muna kayo sa rehab. Okay lang naman ho yun. Ibigay niyo na ho muna kay Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na ito. Dumako naman ho tayo sa nangyayaring hearing dyan sa Senado. Yan ho pala sa House of Representatives, bali mali. Akala ko, senador na itong si Atrasabante. Dalawang beses lang eh. And then afterwards, you could be able to... Posisyon ni Congressman Abante. Patungkol po sa mga taong iniimbitahan ng committee ito upang magbigay ng impormasyon, pagpapaliwanag sa mga usapin na pinag-uusapan natin. Kung hindi po ako nagkakamali, Mr. Chairman, pang-apat na hearing na po natin ito. Tama po ba ako? This is our fourth hearing. Pang-apat na hearing na, wala pa rin hong napatunayan. No, pang-apat na hearing na, ang dinidiin lang ho, kumbaga, ginigipit nila yung mga tao ni VP Sara. Pero mismo kay Vice President Sara Duterte, wala pa rin ho silang napatunayan. Ang meron lang ho sila dyan, oh, ipaliwanag mo to, ipaliwanag nyo yun. Kung ipapaliwanag ba ni VP Sara, paniniwalaan nyo. Hahanapan at hindi matatapos yan, kaya ang pinakamainam, kung may kaso, sampahan nyo na. Ganun lang naman yung yan. I'm sure a great number of the Filipino people know what we're talking about. I'm sure the office of the Vice President know what we're talking about. I'm sure the officials of the DepEd know what we're talking about. And being public servants, whether you're elected or you're appointed, it is part of your duty to make sure that you exercise transparency and accountability in the exercise of your duties and functions. Now, as an appointed official, having that oath that you have taken, pag meron pong mga patawag na ginagawa, ang Kongreso, maging ang Senado at ang mababang kapulungan, obligado pong umattend sila dahil napakahalaga po ng kanilang ibabahagi sa ating mga pinag-uusapan. So, alam ko naman po ay nakikinig yung mga iniimbitahan natin na ayaw sumipot. Pakiusap ko lang po sa kanila para naman matapos na po ito at makapagpatuloy. Sira, may tama ka ba? Hindi matatapos yan. Kahit na sumipot pa dyan si VP Sara, hindi matatapos yan. Ang matatapos lang dito, Brad, yung hairline mo. Grabe, biglang tumaba ka, sir, ha? Naging ano ka lang, nagkumpisa ho yung kaipalan nitong si Suarez noong panahon na binabanatan yung, ano, yung SMNI. Kaya ngayon, biglang naging deputy speaker, biglang tumaas lalo hairline niya. Pambira, oh. Talagang busog na busog, ha? Talagang kitang-kita ho, ha? Panigurado, tuwang-tuwa na naman si Tamba dyan sa mga pinagagawa mo na yan, J.J. Suarez. Tuloy na po tayo sa ilang bahagi. Ang habol lang naman po natin dito ay katotohanan. Mali! Ang habol nyo dyan ay masirahan si Bibi Sara. Paano ang paplastic nyo naman? Sarap nyong balutin ng ano? Ang paplastic nitong mga tao na to. Ang habol nyo lang dyan ay banatan si Bibi Sara at ang mga Duterte. Kaya tumataas ang hairline mo, puro kasinungalingan kayo eh. Pagpapaliwanag lang kung paano ba ginastos yung pera. Hindi naman siguro masyadong mahirap ipaliwanag kung tama naman. Wala, hindi niya kailangang ipaliwanag. Man po ang paggastos ng pera. Pera. So sinususugan ko po yung posisyon ni Congressman Paduano na pagbigyan natin muli. Ng... Muli, kawawa sila, pagbigyan muli. Huwag mo nang i-contempt, takot silang mang-contempt. Sige, isa pa.
Siya pa. Isa pang pakiusap. Tulad na lang. I-contempt nyo na. hindi dadalo dyan yun. I-contempt nyo na. Siya, nahiya pa kayo eh. Ang ginawa natin ng budget hearing, pinagbigyan na naman natin ng isa pang pagkakataon para humarap sa plenary. Kasi lang sana naman po, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay natin. Dahil mahalaga po ang oras natin, mahalaga po yung oras. Para saan ba yung mga oras niyo dyan sa House of Representatives? Ginagamit nyo lang naman yung oras nyo dyan para siraan yung mga Duterte. Para saan? Para saan yung oras nyo? Ang tanong. Para sa paggawa ng batas? Naku, hindi nyo nga mapag-usapan yung mga flood control issue eh. Yung mga flood control project na hindi natin malaman kung anong nangyari. Walang baha pero nabubuwal yung mga flood control. Bakit hindi yung pag-usapan nyo? Yun, bilyon ang ginagasta natin doon kada araw. Binabanata nyo yung, anak ng to, ito talagang kalbo na to. Basta mga taong pumupunta dito, ako po ay nakikiisa sa pasasalamat sa inyong lahat. Dahil alam ko naman po ay inaabot po tayo minsan dito ng 8-10 oras sa pandinig. But you give time. You open up your schedule because you know the importance and the significance of these hearings. So again, Mr. Wala lang silang choice, Brad. Pero kagaya ng COA, maraming ginagawa yan. Pero dahil lang yung mga kasama nyo dyan sa mga committee na yan, yung mga bully, wala silang magawa kundi dumalo. Ganyan kayo eh. Okay, Chair, I just wanted to manifest that I am very disappointed with the position of our invited guests. For the fourth time, not attending our hearing. And I do hope that when we do issue the subpoena tomorrow, we can take our proper action. Now, my question, Mr. Chair, is what other legal remedy does the committee possess insofar as to secure, number one, if our resource persons are still in the Philippines? Number two, to avoid flight? Number three, para ma-avoid nyo yung flight, ha? Kumonsulta, para hindi ka nagmumukhang tanga Suarez, kasuhan nyo para magkaroon ng hold departure order. Pero yung lookout bulletin na yan, di na mapipigilan yan. Ano ka ng towa? Kasuhan nyo na kasi para matapos na. Ang dami nyong cheche-bureche na hindi makalabas. Wala namang kaso paano hindi sila makakalabas ng bansa. Kahit ako, stop ako ni VP Sara, aalis ako sa bansa. Dahil lilitsuning ka nito mga walang yang to, wala naman ng konsiderasyon yung mga yan. Mantangan nyo pati buhok nila, tinatakasan yung mga yan. Yan si Suarez, nung huling nakita natin yan, medyo mabababa pa yung hairline. Ngayon, tingnan nyo naman, pakalbo na yung mama, papanot na. To ensure that their presence will be here in the following hearing. Oh, sige. Thank you. Salamat kaayo. Forward na ho natin to kay Atrasabante. Hence, the Bureau of Immigration requested for birthplace or any other distinguishing detail to be provided in order to obtain specific records for Ms. Gina F. Acosta of the OVP. Mr. Chair, mukhang maraming pera to mga to dahil nagda-travel palagi. You know? Kaya uulitin ko po, ha. Hinay-hinay ka, Brad, sa pagbanat mo ng ganyan. Kasi baka sabihin nila, mukhang marami kang pera kasi naka-Rolex ka, naka-Cadillac ka, at kung ano-anong gamit na mamahaling ang meron ka, sir. Ulitin ko, hinay-hinay sa chair, sapagkat medyo, alam nyo, hindi rin nakakatuwa na makita na apat na beses nang inimbitahan to. Samantalang nakalagay sa rules natin, dalawang beses lang eh. And then afterwards, contempt you could be able to issue a contempt order, no? Pero ito ha. Kasi magmumukha kayong tanga, pagka kinontempt nyo yan, tapos hindi pa rin sila dumating. Binaboy ho nila ang ano eh, ang House of Representatives. Yung tipo ngayon, pagka nagko-contempt sila, medyo alangan sila. Kasi ang dating parang nambubuli na ho sila dyan sa mga committee na yan. Kaya hindi ho sila basta-basta makapag-contempt ngayon. Kasi mantakin nyo yun, iniimbitahan nyo. Kasi pagka inimbitahan kayo, hindi nagustuhan yung sagot nyo, iko-contempt kayo. Ngayon, pagka kinontempt ho sila dyan, makukulong kagaya nitong si Rui Nagama. Baka meron din silang anak o kamag-anak na merong anxiety o problema, di ba? Baka mapabaliktad din ho sila. Diba?
Kaya kung ako dito sa mga tauhan nitong si Bibi Sara, huwag ho kayong dumalo dyan sa mga kalukuhan na yan dyan sa House of Representatives. Eh, ano ho yun? Opinion lang naman ho natin yun. No? Kasi napakabababoy ng mga congressman na yan. Pang-apat na kayong hindi naka-attend. Pang-lima ng imbitasyon to. So, nakikita nyo ang kabaitan ng committee. Oo, bait. Nakamanto ko, bait daw. Kita nyo naman ang kabaitan. Mga mabang... Good government. Pinapangunahan ni Congressman Joe Chua. So, nais kong sabihin ulit. Itong si Zuleika Lopez, Emmanuel Gonzaga Ortonio, Rosalyn Ladores Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, Edward Fajarda, Sunshine Chari Parda, huwag nyo naman kaming hahamunin ano ho, ang committee ito na ako nang nangahamon, Brad. I-contempt nyo na. Contempt nyo na. Ayaw nyo lang magmukhang mga ano, mga diktador dyan, yung tipong pagka hindi dumalo. Kasi, ang dahilan o, kaya hindi dadalo yung mga yan. Kasi ang bababoy ng mga congressman na yan. Pagka meron nun silang tanong, ayaw ho nila yung naging sagot, eh, pinapahiya yung mga ano, parang, yung tipong nag-aral ka, naglingkod ka sa bayan, yung tipong talagang ginalingan mo yung paglilingkod mo, magpapakontempt sa'yo, eto mga walang yang congressman na to. Sakit sa loob, di ba? Kaya mas mainam na wag na ho kayong dumalo. Ng contempt order sa inyo. Sana mag-attend na kayo ngayon pong inibitahan kayo ng panglimang beses. Sapagkat alam ko na, Mr. Chair, nakikinig itong mga taong ito eh. Oh. Hindi naman sila ignorante sa hearing na ito. Nakikinig po sila dito. At kung narinig niyo po kami, nananawagan po kami sa inyo. Ha? Eh, mag-attend na kayo sa next hearing po natin. At inyo na tanggapin ang aming pagiging mabait sa inyo so far. Wow, mabait ha? Chair. Mr. Chair, may I be recognized? Congressman Alonto. Yeah, Mr. Chair, just a quick manifestation as well, just to re-echo the sentiment of our colleagues here. Chairman Abante. Mr. Chair, I noticed also the position paper that was sent to us by these resource persons that we have invited, that they have cited the Kalida versus Trillanes case as ruled by the Supreme Court. Mr. Chair, there's no portion in that ruling of the Supreme Court where it says that the invitation of a certain individual may not appear in the committee proceedings. It merely imparts there in the ruling, Mr. Chair, that particular ruling by the Supreme Court, impart there that the Congress must, again, be conscious about the rights of the invited persons. Hindi ho nang sinasabi doon na may right na hindi pumunta. Wala pong doon sa ruling na yon, kasi yun pong in-invoke nila na ruling na yon sa kanilang response that sa ating committee, na wala pong sinasabi doon sa ruling na yon na wag silang pumunta. In fact, ang sinasabi lang po doon ay nire-remind at sinasabi sa Congress na maging conscious tayo sa rights ng mga invited persons. In fact, Mr. Chair, refusal to attend a committee hearing, Mr. Chair, constitute a violation under the revised penal code doon po sa Article 150 na ang penalty nito ay arresto mayor. In fact, we are being given and recognized by the Supreme Court that we have the mandate to as part of our oversight functions to really invite these persons and know exactly what, you know, the issues at hand, yung expenditure ng public expenses. So I think alam nila yan kasi they have invoked this ruling by the Supreme Court and they have cited this ruling. I'm sure they have also consulted the lawyers. If they keep on refusing attending these committee hearings, alam po na mga abogado nila yan na in fact it's a under po dun sa revised penal code article number 150, talagang meron pong penalty dyan sa refusal doon sa mga invitation ng mga proper na binigyan ng mandato ng Constitution na mag-investigate at mag-inquire at mag-hold ng mga committee hearings such as what we're doing right now. So just to add context to the manifestation of Congressman Chairman Benny Abante po, na dapat po alam po nila yan because they have to consult their lawyers and they must appear before this committee hearing, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Manuel, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, in connection din doon, dahil more than one time sinight sa position paper ng mga official ng Office of the Vice President yung Kalida versus Trillanes noong 2019. Mr. Chair, it is very disappointing for public officials representing the second highest office sa bansa natin na chine-cherry pick ang mga desisyon ng Supreme Court.
Mr. Chair, in addition sa nabanggit ng colleague natin, kaya naman tayo umabot sa PINA ad testificandum at hindi na lamang simpleng imbitasyon kasi yung mga input na gusto nating makuha mula sa mga opisyal na napangalanan ay crucial na mga impormasyon at hindi na lamang optional or add-on na mga impormasyon in line with the topics of our investigation or inquiry. Tsaka Mr. Chair, hindi nila sinight na actually yung petition nung nag-file versus kung sino yung dapat sumagot. Mr. Chair, this Supreme Court petition was actually dismissed. Ibig sabihin, nag-favor yung Supreme Court doon sa kapangyarihan ng legislative bodies na mag-conduct talaga ng mga... Ano nyo na kasi, impeach nyo na si BP Sara, pinapahaba-haba nyo pa. Yun lang naman gusto nyo mangyari dyan sa ginagawa nyo na yan. Punta ho tayo dito kay Gutierrez sa pagtatanong niya sa kay Madam Koa. Gutierrez ho tayo. In line with the requirements of the COA, you would ask actually for liquidation reports. Although it's special in the sense that it is directed only to the chairman of the COA, you still have the ICFAO to study this. And in fact, it is the ICFAO who gives the AOMs, the notice of disallowance, and the notice of credit in relation to confidential fund spending. Is that correct, Mr. Chair? That is correct, Mr. Chair. So, Mr. Chair, given the, may we know, I have a timeline again, of the 2022 confidential fund usage of the OVP. If I understand correctly, it was disbursed within 11 days. This was for December of 2022, and the basis of the funds was a transfer from the contingent fund. But there was an AOM issued by your office. Anong date po nito? Mr. Chair, the first AOM is dated September 14, 2023. So for the 2022 confidential funds, September 2023 yung AOM. And the response by the Office of the Vice President was received around what time po kaya? It was received by the ICFAO on October 19, 2023, Mr. Chair. October 2023. And one of the findings there was insufficient the DEPs po, no? And this would be pertaining to in support of the liquidation reports, yung ating mga acknowledgement receipts. Because compared to usual spending by government wherein we actually need official receipts, kapag ang pinag-uusapan po ay confidential or intelligence funds, because precisely confidential dapat yung usage nito, it is sufficient to submit acknowledgement receipts. Tama po ba? Mr. Chair, since the requirement is documentary evidence of payment, not necessarily official receipt. Correct. So they could submit acknowledgement receipts. Attorney Camora, pwede pong pakilakasan po ninyo yung boses ninyo. Documentary evidence of payment po ang required sa joint circular. So the acknowledgement receipts are acceptable po. Acceptable. Correct po, no? And I agree with that. So the acknowledgement receipts are acceptable. However, one of the findings of the AOM was kulang nga po yung DEPs. And this is pertaining to the acknowledgement receipts. The first time na nag-liquidate po sila, wala po talagang submitted na DEPs. Opo. So that's why you had the AOMs in September 2023. Part of the findings was the lack of the DEPs, precisely yung mga ARs natin. And then they answered in October 2023. When they filed in October 2023, was it already there, yung DEPs? Yung justification pa nila? Yes, Mr. Chair. It was part of their compliance. So it was submitted October 2023. After that, there was a notice of disallowance pertaining to that quarter. Kailan po ito na issue? Mr. Chair, before that, a notice of suspension was issued. So normally, after the AOM is issued and the COA is not satisfied with the compliance, we issue a notice of suspension, which was issued on December 13, 2023. December 2023. And the notice of suspension you mentioned is when the COA is not satisfied. So yung pagsubmit po ng October 2023 DEPs, hindi pa po satisfied yung COA. And what was the reason that you were not satisfied? Mali-mali po ba yung mga AR or kulang pa po yung mga AR? May mga ibang ARs po na may issues and may kulang pa po na additional documentation on other ARs.
And when after the notice of suspension for December 2023, they were given another chance to submit additional documents. Is that correct? Or wala na po? Meron pa, Mr. Chair. They were given 90 days. 90 days. To, when did they, apologies, when did they submit their additional DEPs po? In response to the notice of suspension? Mr. Chair, we received their compliance on March 13, 2024. March 2024. And finally, I suppose after this, ito na po yung disallowance? Yes, Mr. Chair. Anong date po ng disallowance po natin? The disallowance is dated August 8, 2024, Mr. Chair. August 2024. Thank you. I'll get back to that po. No? I wanted to establish a timeline because one of the things that we have found with the acknowledgement receipts is that there seemed to be a disconnect in regarding relation to the dates, especially considering the fourth quarter of 2022 CF. Mr. Chair, may we ask the Secretariat? I don't know if they prepared it. I want to flash on screen an acknowledgement receipt. Here. Can you... Grabe yung notice of disallowance nung kainit-initan ho ng usapin dito sa ano na to. Noong talagang tinitira ho ng mga congressman, itong si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin no talaga, ganyan ho kalakas ang impluensya ng House of Representatives. Pagka meron ho silang pinupuntiri ang mga politiko, itong mga ahensya na to, wala hong magagawa kundi yumuko doon sa gustong mangyari nitong House of Representatives. Is the date legible po sa inyo? Can you see? I'd like to confirm that the date that it says is actually December 28, 2023. Do you see that, Attorney Camora? Yes, Mr. Chair. And supposedly this was attached. I'm not sure if this would come in for the first batch of response in December 2023 or if it came in with the second batch of response in March 2024. But this is supposedly a DEP presented for the fourth quarter of 2022. Isn't it strange, not really strange, it's outright false for it to justify an expense in 2022, but the date is 2023. Would that be correct, Ms. Camora, Attorney Camora? That is correct, Mr. Chair. Actually, one of the findings under the notice of suspension is that some of the acknowledgement receipts were dated December 2023, and some were even undated. Yes, and this would be the basis for disallowance? Or was this, ano po yung, this was the findings of the AOM po, no? Yes, that is under the notice of suspension na po, Mr. Suspension. Chair. Since nakapag-comply na sila, so yung observation namin was already under the notice of suspension po. How would it be complied po, Attorney Camora? How did they rectify the AR? If it, I mean, my understanding po is pag submitted po yung AR, this is already supposedly presumed to be regular, and then you have an outright problem such as 2023. Although you might say na typographical error, but correct me if I'm wrong, this happens more than once po. Is that correct, Attorney Camora? That is correct, Mr. Chair. Would you know how many ARs exactly, yung dated 2023, submitted for 2022? Mr. Chair, we have attached it in the original notice of suspension. However, we do not have the figures today. Sige po. Well, just to help you po, no, based on our study, 158 of the acknowledged receipts have that typographical error. We would understand the typographical error if it happens once or twice, and at most for one individual to make that mistake multiple times. But for supposedly acknowledgement receipts which come from different sources, this should be different people issuing it po, diba? These are different people signing off for different expenses. Now for 158 people to make the same mistake, is that something that would be acceptable? Is that an acceptable margin of error for the COA? Mr. Chair, they answered in their compliance. As to the... Mr. Chair, apologies. Maybe you know, what does it mean to answer with the compliance? So, they took back yung AR na mali po yung date? Or? No, Mr. Chair. Yung compliance nila contained their answers why they had
acknowledgement receipts dated December 2023 and undated acknowledgement receipts. And what was the answer po, Attorney Camora? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Mr. Chair, apologies. I think that portion would suffice for Attorney Camora. No? So the answer of compliance, they did not dispute, they did not take back the ARs, but they simply gave that defense that it was an inadvertence, or basically, typo nga po siya. But precisely the point, Mr. Chair, that I think that the committee should consider is that it's a typographical error for 158 acknowledgement receipts. This is not something that I think, although we do not argue with the COA, of course, this is their jurisdiction. It is precisely their decision if that compliance would be sufficient. However, I think for us to consider in strengthening the laws that we are going to craft, in support perhaps of the joint memorandum circular, I think we have to be stricter with the acknowledged receipts to be issued. Because, Mr. Chair, I would like to propose one thing. Of course, the COA will not be able to answer this. But given the timeline, Pono, September 2023 yung first na AOM, the October 2023 was the compliance with the first batch of ARs, and then December 2023, the notice of suspension. And that was the time, siguro, Pono, that they were coming up with these new ARs. It would make more sense, Mr. Chair, for them to make that mistake. Because when you, pag nagkaka-typographical error po natin sa date, the usual mistake is you put on the date that is current. Isn't it possible, Mr. Chair, based on human experience, isn't it more likely that these ARs were prepared a year after the fact already? That they were prepared in December 2023? Because this precisely coincides with the date in which they submitted the second batch of the ARs. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM, and after the notice of suspension, when they were rushing to comply with the yung mga butas po na lahat ng COA. I think this is something that the committee should consider, especially when it comes to the compliance with the COA. We are not faulting the COA, of course, and we respect them. This is their jurisdiction. But one thing that we understand that we see from the COA is that generally, they are not really ministerial, but they would err on the side of caution rather than put themselves in the place to, you know, exercise discretion regarding the disbursements by any agency. Sa kanila po, as long as complied yung DEP and as long as there's an explanation, they would accept it. However, I think the COA has to go above and beyond that requirement. Because, Mr. Chair, just to highlight also how spurious this seems and how bogus, if December 2022 po yung date dapat na ng AR, tapos December 2023 yung date, it wouldn't even correspond to any confidential funds. Hindi, it's not possible if ever the reasoning was nagkapalitan ng AR, because I understand that might be one of the excuses for inadvertence. Baka nagkapalitan yung AR for December 23 and December 2022. Pero wala pong December 2023. If we recall, the fourth quarter of the confidential funds for the Office of the OVP was never dispersed. They chose, although it was already included in the our General Appropriations Act, they chose not to disperse yung fourth quarter. So saan po na ilalagay itong December 2023 AR if, in fact, they would say inadvertence, nagkapalitan yan, or if they say typographical error naman, it wouldn't make sense. What's that doing in December 2022? 158 times po nangyari. More likely, this was the same mistake committed by perhaps a few persons, which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? In addition to that, Mr. Chair, I'd like to present another acknowledgement receipt. If the Secretariat could please flash yung November one po. Kung Rog, gusto ko lang linawin, 158 times na ang date ay 2023? Mr. Chair, based on what our office has found, 158 of the ARs corresponding to 23.8 million were submitted for the December, for the fourth quarter of 2022 disbursement
but they were citing 2023. Ang sabi nga po ng COA na ang citing the answer of the OVP is that inadvertence po. Pero ang dami given, naman pagkakamali nun. No. Kung magkakamali ka, dapat isa lang. E sa 2023, last quarter, wala na. Saan pa? Pinapay. Yeah, doon na naman pa tayo pupunta, di ba? I-impeach nyo itong si VP Sara. I-impeach mo eh. Talagang si... Na silang ano, confidential fund. So parang lumalabas, lumagpas yung kanilang liquidation. Sobra-sobra yung liquidation na nilabas nila. Tama po ba yung pagkakaintindi ko sa sinasabi ninyo? Well, Mr. Chair, your guess is the same as ours, but it could also be na these are ARs belatedly prepared. Okay. Sige po. Thank you po. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. So, proceeding onward, may we ask the Secretary to flash yung November 2020... Hayo na nga ho mga kababayan, mamaya ho ituloy ho natin itong pagtatanong na to ni Rog Gutierrez ha, dyan sa COA. Maraming salamat ho, magingat ho kayo lahat, lahat ng Pilipinas.